Hello guys! Welcome sa aking YouTube channel. Kung di ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like and click the notification bell para updated ka sa aking mga bagong videos. Hello guys, babasahin ko po sa inyo sa aklat ng Genesis chapter 3 verse 1 hanggang 13 kung paano po nagkasala ang tao. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nakilala ni Yahweh. Minsay, tinatanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Verse 2. Tumugon ang babae, "Hindi naman ipinapakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami." "Hindi totoo iyan. Hindi kayo mamamatay," wika ng ahas. Gayon ang sinabi ng Diyos, "Sapagkat alam niya, kung kakain kayo ng bungang niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama." Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy, at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti na maging marunong. Kaya't pumita siya para sa kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan. Pagdadapit hapon, narinig nilang naglalakad sa halamanan si Yahweh. Kaya't nagtago sila at sa kahuyan. Natapwat, tinawag ni Yahweh ang lalaki at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad," tugon ng lalaki. "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" tanong ng Diyos. "Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?" "Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin," tugon ng lalaki. "Bakit mo naman ginawa iyon?" tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain," tugon naman niya. Thank you Lord. Maraming salamat sa iyong salita. Salamat po sa pakikinig. Bye!